Pagi semuanya kayo. Good morning po, sir. So, wake up. Sir, sleepers niyo ho. Sir Anjo? Oh, pinatatawag daw ho kayo ng daddy niyo. Sige, sabi mo. Susunod na ako pagkatapos ng maligo. Aha. Gusto daw ninyo ako makausap? Oh. Maupo ka. Andrew, gusto kong bago kong nawala ay makita kong nasa estado ka na. Magtatagal pa rin kayo. Saan mo kong magsulta rin ganyan? Magtatagal pa ang buhay niyo. Manakalimutan niyo yung matandang kasabihan. Ay, kumbatan to eh. Anong ibig mo sabihin? Ako'y masamang damo? Bibiri lang ako, Dad. Pero totoo sinabi ko. Magtatagal pa ang buhay mo. Sa tatagal o hindi. Kailangan mag-asawa. Paano nga naman ang daddy mo, Andrew? Nasa edad ka na yun. Eh, kaso nga, wala pa akong babae na nagugustuhan. Oo, at marami nakapilang babae yan. Pero hindi pa nakapila. Ang babae pa ako sa nato. Talagang wala pa dahil kararating lang niya kahapon. Sino, Dad? Si Vanessa, anak ng kumpare ko Manolo. Kaya sa kabilang munisipyo, may kasinduan kami na pagdating niya sa hostilidad, ipakapasal namin kayo. Eh, hindi ko pa nga nakikita pa ang itsura niyo. Kasal ka lang. Eh, hindi naman po pwede yata lang. Kaya nga kinakausap kita dahil mamayang gabi, mamamanhikan tayo. Mamanhikan agad? Aba, hindi naman yata tayo sa laban niya agad. Agrabyado ko. Anong agrabyado? Laki sa state si Vanessa. Mayaman ng pamilya. Kilala ko pa. Kayo, oo. Ako hindi ko nga kilala. Kaya nga, ipakikilala kita mamaya ang gado. Nilalakad kami ni Junie mamaya, Dad. Kompromiso. Papain na naman. Iya, ito yung kandagot mo? Hindi, teka na na. Pinatansya ko pa. Huwag na. Mabuti pa matuluyan na ako. Ikaw naman kasi Andrew eh. Napakaliit ng hiling ng iyo ang makinukontra mo pa? Alam mo naman ang usapan sila yung Manolo? May ito bagay? Ano pa manuha ka nyo na? May ito ba sa inyo yun? Di bali na lang ka rin kung ayaw ni Andrew. Mapapahiya lang naman ako. Pero tama pa rin siya. Hindi ako mamamatay sa sakit. Sasama ng loob. At kayo lang siguro. Pero Dad, hindi bali. Hindi bali kung ayaw mo. Hindi kita pipilito. Karin, tawagan mo nga si Isidro. Sino ni Isidro? Yung manager ng Life Plan ko. Huwag niyo nang itinigyan. At huwag niyo na rin talagang si Isidro. Para ito lang kung binablock nila ko nito. Tayag na rin. Masamaya pa loob mo eh. Huwag na lang. Hindi eh. Payag ka talaga. Oo. Bilib talaga ako daw parang pakundo. Hindi sumisira sa isapan. Malabra de honor parang Manolo. Ay kasunduan, ay kasunduan. Maswerte itong aming anak. Dahil ito palang si Andrew. Ay napakagandang lalaki. Huwag kayo magtaka, Mare. Ba't pinagmanaan niyang si Andrew? Hindi naman mabibiyado ang bunso natin, Dolores.
May pinagbalaan din. Sa inyo ba nagtanong? Eh, kanina pa. Alam mo naman sa iba pa. Ito naman si Andrew kung magtanong, para ka nagdududo. Hindi naman. Kung baga sa karera, hinihila ko ng tip kung pato. Nakulagit ka, Andrew. Pag dyan nagmahal sa ama, perde, talo. Huwag mo na sana. Kapanit ito. Napatagalan niya pa ang dalaga ninyo, Maring Dolores? Lalabas na yun. Alam mo naman ang mga babae kung magayos eh. Vanessa! Bilisan mo, sabik na si Andrew! Good evening, everybody! In Tagalog, magandang gabi, bayan! Andrew, ang aming unit na isa. Si Vanessa, ang iyong magiging asawa. Parang Pakundo, ba't ko na naman ang anak mo? Eh, huwag niyo ang pundiin yung paro. Yun eh, buha lamang na labis na tuwa. O paano? Sa linggo na natin gawin ang kasal. At gawin natin yung grado. O sige. Aray grado! Sa linggo ang kasal! Palo. Hindi pala masipura eh. Bakit hindi niyo sinabi kanina? Natakot kasi ko. Baka takihin si Daddy. Paano kung kayo naman nakatakihin? Kaya dapat habang maaga makapag-disisyon na kayo. Ma'am, madalo mag-disisyon. Kasi si Daddy nga inaalala ko. Yan naman ang hirap sa atin eh. Yan din ang mali ng marami. Okay lang na tumunod sa mga magulang. Pero sa sekwestro na ganyan, hindi na dapat sila makialam. Hindi naman sila magdadalaw. Kaya yan, madaling burahan. Pero yung magdusa ka habang buhay, gusto niyo ba yan? Kailangan pa ba sagutin niyo? O ganun naman pala. Ano pa pinong problema niyo? Ang naalala ko nga si Daddy. Kung ano yung masamang mangyari sa kanya. Hindi ko nakapatahimik ko na aking buto. Habang buhay kong dadaling yun. Aking-aking ng buto, ha? Pero sa tingin ko, isaksakit-sakitan na ng dadaling yun. Siguro, ayaw nang mapanga o sinira sa kasunduan. Ano'y dapat kong gawin? Sa hilig ng pananalitano, eh. Payag kang makasin ako sa pinakapangit na kahit sa balat ng lupa. Para mapagbigyan na lang ang lahat, tuloy nyo na ang kasal. Sagot ko yung hindi. Anong sagot mo, Blue? Basta, at ang bahala, iisip ka ng paraan sa araw ng kasal mo. Bago ko umpisahan ang seremonya ng kasal na ito, ay ibig kong ipaalam sa inyong lahat na kung sino man ang tutol sa kasal na ito, ay magsalita na. Ngayon din. Wala akong tutol, Padre. Umpisahan niyo na. Masyado ka, Trinado. Wala. Kung gano'n, simulan na natin ang sagradong seremonya. Hindi ko na pasal. Sino ka? Ako si Rupa. At ang lalaking yan ang ama ng dinadala kuhunan. Sanggol. Hey! Kung sino ka man? At kung saan lupalap ka ng gawin? Huwag mong gulo yan!
Ang kabanalan ng seremonya ito! Hindi ako nang gugulo. Hindi ko lang namang ipaglaban ang aking karapatan at tuwidan sa pagkakamali. Mga magulang din kayo. Siguro'y meron din kayong mga anak na babae. Kasi pala ang nasa kalagayan ko. Hayaan niyo bang masadlak sa ganitong kalagayan ng inyong anak? Ay, diba? Kailangan mamili ka sa aming dalawa. Ako na may bunga na, o siya na magpapanin ka. Siyempre, hindi na ako sa may bunga. Hindi pa sila lang. Hindi na ako sa may bunga. Hindi na ako sa may bunga. Pagalitin ba ang Jamie? Malapit lang. Pwede na natin nakarin. Pinapunta lang tayo ng Maynila pag lalakarin mo na ako. Eh, Sir Andrew, mas madali kasing maglakad kesa makita tayo masyado na traffic. Ano kaya nangyari sa atin dito sa Maynila? Ano kaya ang naging kapalaran natin? Naku, Sir Andrew, maraming mangyayari sa atin dito. Unang-una, natakasan na natin yung kamalasan natin doon sa ating probinsya. Pangalawa, siya na ang bahala sa kapalaran mo. Sino siya? Ayun eh. Tara, ako yung naniniwala sa ganyan. Sino sa inyong dalawa magpapahula? E di ba mangingula kayo? Hulaan mo? Huh? Kaya matigas ang ulo nito sa ito? Pero, ayos lang. Wala mo. Ako rin ang magpapahula. Alam ko. Hindi. Eh, siyempre, sinabi mo na eh. Tumahimik ka. Bueno, umpisahin natin ang hulaan. Okay? Oh,
ngayon ang pinatakasan. Nasalang kahapon. Hindi ko kailangan ng kahapon. Ang kailangan ko ang bukas. Ano tayo ito? Ang gusto ko malaman ang kapalaran ko. Dito sa lisid. Huwag ka nga pirado. Darating din tayo doon. Maganda rin. Ang magiging kapalaran mo dito sa Maylinta. Pero, dadanis ka muna ng kahirapan. Pwede mo makanta yun. Kung ito naman usapan ko, anong klaseng lagari naman ang matapangasaw? Sa pag-ibig? Love is the many standard thing. Sa kapalaran mo sa pag-ibig, nakikita na maliwag ang iyong magiging kapalaran. Sa matatalisayan mo, kitang-kita ko dito. Paglabas mo ng gusto nito, ang unang babaeng nakakabangga mo ang siya mong matapinasa. At Sir Andy, maganda eh. Maganda ko. Sorry. Saan? Saan yung Sir Andrew? Ako nabangga. Pwede pa kasalan mo. Hindi naman ako. Kayo may kakalaan. Wala? Sir Andrew, baka nabangga niyo kami? Ay, Sir Andrew. Ako po, taxi. Sasabihin ko rin ito. Sayang naman, hindi nakalimutan pa. Hindi akin! Sibali, Sir Andrew, marami pa lang. Sir Andrew, ingat ko ito, baka nabangga niyo. Bahay, tapos natutupo yung kapatid ko sa school. Oo nga, ako yung malas talaga. Ina-accidente nga ako, nakapundin ako ng tao. E paano ngayon po? O di bali, nandito na tayo, di halito na. Pero, halito na. Kumusta nga pala yung anak mo si Lydia? Wala ba siyang balak mag-asalala? Ay nagpo. Hanggang hindi natutupad ang pangarap kong maging international model ang aking anak. Hindi pa siya pwedeng magkasawa. Pero, kung multi-millionaire ang mapapakasawa niya, siguro papayan na rin ako. Okay, nga. Mainit yata ang ulo mo.
Good afternoon naman, Tita Clara. Good afternoon, Ian. Mama, sino naman ho ang hindi iinit ang ulo? Dahil sa katanga ng isang lalaki dyan, nalita ko sa apartment ko. Eh, sino naman ang tangam nyo? Isang kakalat-kalat sa kayo mo na bundol ko. Sayang, may itsura pa naman. O, ayaw nagreklamo ba? Hindi ho, Mama, pero naabala ko. Eh, wag mo na intindi nyo. Kasi mo sa lalaki mo? Eh, nalit na ako sa interview eh, kaya hindi ako umabot. Pinababalik na lang ako sa makalawa, sa agency. Eh, wag mo hindi mo balikan niya next week, ha? Talagang ganyan ang aplikante. Kailangan matyaga ka. Malay mo, baka next week, kasama ka na. Oo. At nang matuli naman yung pagiging international model ko. Nakumari, magbilang ang week kasama. Sandali lang ho, ah. Pagbibilis lang ko ako. O paano, Mare? Hindi na rin ako magtataga. Aalis na ako. Sige. Fernanda? Ah! Minimin! Ang laki-laki mo na? Ay, naku. Tuloy ka na ba? Oo naman, matagal na huwi. Ay, sino yung kasama mo? Ano ko si Sir Andrew? Toto! May bisita tayo! Oh! Patuloyin mo itong makakain! Ito ba? Paano kayo? Hindi mo! Si Jimmy yan ah! Oh! Ano? Upisa na natin yan! Kaya na! Iyo! Kaya na! Sige! Sir Andrew, pasensya na kayo sa mga tiyempo. Ipakakuripo ko. Eh! Ay, ito ng oras tayo umalis sa inyong probinsya. Diba, maga pa rin. Paga pa rin, malis kami yung araw eh, sing taas ng yung ganyan isang nakasabit ko yun. Oh! Saan ako? Ba't hindi ka nagluluto? Ano sa'yo? Magluluto? Sandali ha? Aliga! Uy! Nung kanina, yung kanina! Dito kayo! Ay, ito po ng poso. Kung kayo na sa katawihan ko, kayo din po lagay niyo. Aba, siyempre! Ano? Hindi naman sa pangbabayaba. Nung kabataan ko, papili rin ako sa mga babae. Oh, tignan mo itong aking singi bata. Tingin ko nga ako yung talagang napili kayo. Kitang-kita ebidensya eh. Oh? Naku, umandar na naman ang kalabangan itong si Ponso. Eh, ikaw na sana ang bahala magpapasensya sa amin, Andrew, ha? Ako nga ako ang nangyuhiya sa inyo. Eh, pati kayo na bahala. Ay, doon. Huwag mo isipin yun, Sir Andrew. Nababait naman sila at si Ponso at Samato. Ay, ito ba'y talaga? Eh, sir, anong binabalak mo, Andrew? Ang iniisip ko, maghanap ako ng napapangasala ko dito. Nasa ganun, pag-uwi ko, wala na sila magagawa. Tama. Aba, eh, sa katayuan mo, hindi ka mahirapan sa binabalak mo. Yan nga ang problema ni Sir Andrew Chang. Ayaw niya ipaalam na mayaman sila. Yung bang pag-gusto siya ng babae, eh, dahil sa isa, at hindi dahil mayaman sila. Alam niya naman yan. H.I.D. Eh? Anong H.I.D.? Kabuhan ng babae. Eh? Ang talaga, ay pura na kayo kayo. Kaya ang tito, ang kanyang rasa ng mga babae ng H.I.D. Eh, ano naman yung H.I.D.? Habol ay pera. Pero kung yun talaga ang balak mo, abay, kailangan maghanap ka ng trabaho dito sa Manila. Nang hindi ka naman maging alangan sa makukuha mong babae. Alam mo ba, dito, mahilig sila sa SM. Anong SM ko? Sumay? Hindi. Security, muna. Naku ito, ang tanda-tanda na, sumasalo pa sa mga salita ng mga kabataan. Ipapos! Iba nga ako. Anong trabaho pinapasok mo? Driver. Driver. Okay. Deputy ha? Deputy. Anong deputy? Alalaw niyo ng driver. Pwede ko doon, sir? Pwede. Pwede. Makasama naman kayo dito. Pero, ano naman ang karanasan mo sa pagbangunan mo? Ay, marami naman, sir. Saka pinayon nga eh. Alis lahat ng uri ng sasakyan. Namanero ko na. Pati yung sports car.
Nakasali ng araw ko sa car racing. At sa pananalo? Pabito kong ganun. Pero ayoko ng driver na kaskasero at... Ay, naku, maingat mo yan. Oo. Isa na pala, sir. Magdano ba yung sasakyan ng mama ninyo? Ba? Oo! Limusin! Limusin? May aircon mo ba? Ba meron? Isteri. Meron din. At lahat ng kailangan niya, kompleto. At may uniforme pa kayo. Kailan niyo kami pwede mag-untis? Aba? Ayun din. Marisa. Oy. I-assign mo sila kay Mr. Delgado. Yes, sir. Okay, good. Mayroon pala talaga maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Ay, sino naman itong trabaho na pagkita mo? Rider, kasama ka pa. Package din ito. Saka, tama ang lahat ng sumabi sa package. Limousine, templeto ang lahat. May steel nito. Pero, masyado na yung kasi tuntig. Eh, siyempre naman, Sir Andrew. Bigyan ko ng mga patay. Hindi ko yung masama kung halita natin. O, ano naman sa nalo? Eh, may ikot sila. May pasayin natin. Halitan mo ito mo. Halitan mo lang po. Yan, ganda lang. Hindi yata ako sa binabalak mo, Sir Andrew. Ayaw mo yata eh. Di ako na lang. Ah, hindi, hindi. Ang inaalala ko eh, baka hindi tayo matandaan, hindi tayo patuloy eh. O yun naman ang hindi nga pwedeng gawin. May atras isa sa akin eh. Tawa at korban yung dalawa. Kung sa ligawa. Pero sa pagdalaw, ato pinakailangan maganda ang dating. Kung sa dating lang eh, walang problema. Akong bahala sa ulo. Kaya ka na naman. Ano naman yung ikaw ng bahala sa iyo? Basta pa kung bahala, siguradong maganda ang ating dating. Ay, baka nakakamali tayo ng punta. Ngayon pa kayo dito? Alam ko na. Buhay yung pupuntahan namin dito. Andiyan niyo ba si Lydia? Anak niyo na. Bakit sa bang tumahal sa inyo? Ah, hindi ha. Bibisitahin mo namin. Oh, ma. Bakit may saro dito? Maganda gabi sa iyo, Lydia. Kanino ba lang yan? Hindi mo pa kami nakatanggap. Teka. Ito yung nabangga ako, di ba? Pag may reklamo ka? Hindi. Nagdala lang kami. Ayaw. Tuloy kayo? Tuloy ko tayo. Tuloy mo kami. Ikaw na sanang bahalang magpasensya sa inasal ko noon, Andrew. Nagmamadali kasi ako eh. Wala yun. Nagpapasalamat na ako at nabangga mo ako. Nagpapasalamat ka pa at nabangga kita? Oo, kasi may hila sa kanya. Ang ibig sabihin ni Jimmy, nagpapasalamat ako pero hindi ako masabi ko sa akin. Lydia, kailan ba talaga ang nalo yung pumibisita? Ay, hindi naman. Hindi pala kasi kayo nakikita kaya ganyan. Hindi pa kayo kilala. Baka naman mo gagawin ka sa kiyarto niya? Wala akong gagawin. At kung may papabihin pa kayo, apurahin mo. Dahil may lakad kami ni Vivian ng kasambahan.
Mama naman, nakakahiya niya sa kanila. Hindi naman. Buti nga, pinatuloy niyo pa kami. Kaya ko, hindi mo kami matatanggahan. Sana, ito na simula na magbuti natin yung pagkakaibigan. Good evening, Lydian. Kita, good evening. Kita para sa inyo. No, thank you. Masin, Lydian. Thank you. Teka muna, parang kilala ko yung dalawang to. Eh, sinabi ko na nga ba kilala ko eh. Good evening, eh. Good evening, eh. Kaya pala nagkulang yung sasakyan sa garahe. Talaga lang yung dalawa. Pasensya na nga kayo, sir. Wala na kasi nagamit eh. Ah! Pati yung karo ko, tinangal ninyo. Hindi na kayo nangaya kay Vivian. Kapitipitapilan! May God! Talagang kami na pangako nagpapasensya dyan sa dalawang yan eh. Akala mo ba may pakay kami? Ah, Frankie. Hindi sa anit-anit naman ha, pero nauna kasi dito sila Andrew eh. Hindi kaya pwedeng tapusin muna namin yung pag-uusap namin bago pausapin kita. Pero Frankie, paalis na sila. Talagang paalis na sila. Hoy, kayo nila. Pag sinuli niyo sa sakyan sa garaw, ha, alisin niyo na mga gamit niyo. At huwag na kayong papakita sa akin. Isante na kayo. Hindi gawin. Simula ngayon, hindi na kami magtatrabaho sa inyo. Vivian, paalis na kami. Pwede bang dumisi tayo? Oo, bakit hindi? Hoy, kayo nila. Ibalik niyo yung karo din sa garaw. At hindi gusto siya ang tulakan mo? Oo! Pwede ko magbalik na isa mo. Ate, malayo ko pala. Basta, putahan yung pagparang rabi ko. Ano pong nakakailangan yung matao? Eh, baka wala nang bakaan to. Oh, ano naman mawawala sa inyo? Basta mag-presenta kayo. Oo nga naman, Julie. Hindi tayo maaaring tumili ng trabaho. Basta manager at mapasasal de pwede. Ano sa tingin? Ayos eh. Kumbaga sa babae eh. Diba alam maganda, basta mayaman? Hmm. Ang gulo-gulo niyong dalawa eh. Sige, lumakad na kayo, pangalo na. Baka hindi niyo abutan sa bayo. Sige na. Magandang araw ko, Alintia. Nandiyan na ba si Vivian? Wala, bakit? Eh, kasi mas nabibigay yung versa si Sir Andrew. Sinter, sabihin mo sa Andrew na huwag niya yung pagpilitan ng sarili niya. Dahil hindi yung klase niya ang pinapangarap pumapangasawa ng aking anak. At kung may balak siyang pumarito, ay sabihin mo, huwag na dahil sayang ang kanyang pera, sayang ang kanyang rosa, at sabihin mo sa kanya, sayang siya. Sayang mo siya? Naku, baka magsisi kayo. Anong nagsisisi ang sinasabi mo? Ah, hindi ha. Ibig kong sabihin na tutuloy na ako. Kung ayaw niyo itabi ko, sa inyo na lang ha. Dalim sa akin. Sayang kayo. Diyan, uli natin. Okay. Frankie, huwag mo sanang ikagagalo pa. Eh, kaya hindi ang pakitang hindi ka natin sa lagi? Hindi ako nagbibigay, Diyan. Wala akong naatakan. Bakit ang tayo? Ha? Magandang gabi sa'yo, Diyan. Eh, pagandang gabi sa'yo. Eh, kaya na ba pala bubao eh? Di ba pinto yung dalawa? Sobra naman kayo. Porket mga basurero kami eh. Yun yung natrato niyo sa amin. Baka nakakalimutan niyo, Mr. Bigote. Dahil sa amin eh, lumilinis ang kapaligiran. Nakukulit pa namin ang mga katulad mo. Oo na! Pwede ba? Ilabas mo na yung trako ng basura dito. Bumabao! Pasensya na kayo, Andrew ha. Pumalik na kayo sa ibang araw. Sige, Bibian. Tutuloy na kami. Alam-alam sa'yo. Pero babalik kami sa iyong hiling sa ibang araw. Pwede ba?
Pagbalik ka. Magdala na kayo rin sa saklan. Bilis na ang dao! Wala na kang inaamoy. Inaamoy ko na? Wala. Totoo ba na inilabas ng truck ng gabi? Opo. At totoo rin ba na ginamit ng truck ng kayo umakyat ng liga? Opo. Hindi mo ba alam na bawal ang ginawa niyo? Hindi po. Pero alam niyo, na ang truck niyan ay po official use only? Opo. Pero bakit ginamit niyo ang truck ng hindi official ang lahat? Opo. Ha? Ha? Ibig sabihin, dahil nanligaw nga kami, wala kaming magamit sa sasakyan. Para naman magandang dating doon sa nililigawin namin. Gumanda naman ba ang dating nyo? Ba ang sasakyan? Hindi po. Talagang hindi. Alam ba ninyo na pwede pa kayong aswan ng antarga? Nakukunan po. Hindi na mawawin. Talagang hindi na mawawin. Because you are proud. Understand me? I'm going to go to the house. Mapapasigot ko na si Vivian. Sa tingin ko, papasaka kay Vivian. Hindi ko lang alam kay Aling Tuwan. Bukang dadaan ka sa butas ng karayan. Madali lang yung kumulitin na kumitinin. Dahan nila si Vivian. Hindi ba nakikita? Magamagamit. Andrew, teka muna. Ang dami mo ng asukal yung hinigay dyan. Hinduhin mo muna. Wag. Bakit pinilis eh? Ah, Vivian, masanay ka na dyan kay Andrew. Talagang palabiru yan eh. Hello? Hi! Ito ka! Saan nasa dito niya? Oo. Hello, Ms. Vessens. That's me. Hi. Ms. Carla. Hi. Hi. Gusto mong umorder? Mamaya na lang. Ako, Sir Andrew. Buto na kita ka namin. Ako yung barangay kapin sa Pulang Lupa. Yung pag-aaraw ninyo. Pati kung isa ko yung sana kami na huwag niyo muna kunin yung lupa. Kawawa yung mga tao doon. Eh, Mama, baka nagkakamali ko. Hindi ako yun. Pero Andrew naman, pakisabi niyo sa inyong papa, huwag mo na muna kunin yung lupa. Dahil mawawala ng bahay ang mga tao rin. Mawawala naman. Sir Andrew. Jimmy, arig yun dito. Sabi mo, oo. Tara. Sige, sige. Oo na rin. Sige, ulang isa kayo. Ako nang bahala kay Sir Andrew. Jimmy, sige mo, maraming maraming salamat ha. O, sige, sige. Umalis na kayo. Sige, wala ka sa kanya. Kilala mo ba yun? Hindi. Alam ko, nagkamali lang siguro. Eh, bakit parang kilala ka? Hindi, hindi, hindi. Paano ko magiging kilala yun eh? Mukhang Iraqi. Sinabi ko na sa inyo, work and sing dito sa agency natin ang sleeping while on duty. Nakakasira yun sa ayos natin. Kaya kayong apat, suspended for 50 days. No salary. Maliwanag? No salary. O sige. Makakalis na kayo. Sige. Go. Go. O. Kayo na lang. Kali kayo. Ayon dito sa inyo mga bayad dito. Kompleto kayo ng mga requirement. Kaya ito na kayo. Salamat, Tito. Nagtanong mo kami ko binasin na. Hindi, Tito. Alam niyo naman ang security guard. Hindi man na yun. At ang unan niyo kasi niyo. Security kayo ng armored vehicle. Sir,
Huwag mo mag-request. Doon. Pwede ba kami humingi ng lead? Huh? Lead? Hindi pa kayo nag-uumpisa ang lead, no? Humiling na kayo ng iba, huwag lang yun. Sir, garing yung sana akong humilingin mo. Ano yun? Pwede mo humilingin ng advance? Yeah. Advance? Humiling ka na ng iba, huwag lang yun. O sige, ngayon, kung magpapakita kayo ng magandang platform, kahit ano yung request nyo, yan din. O sige, pwede na kayong umalis. Sir, ha? Isang request na lang. Ano yun naman yun? Until melody. Until melody, sabi? Teka ko na wala ako noon. Humiling na kayo ng iba, huwag lang yun. Sara ka last request. Last request? Ano yun naman yun? Pwede na kayo ng iba. Ayun na yun itay, alam mo naman ako, madali akong natuno. Madali akong magbigay, lalo na sa aking mga tauhan, kagaya niyo. Okay? Oh! Yan! Ganyan! Ang ganda talaga ng video niya. Makakasalan ko yan. Sir Andrew, paano mo mapapakasalan eh? Hindi pa yata tayo nakaka-first place. Kaya nga tayo ng DB2, baka sakaling maka-first place. O, di ba dito na natin? Ito, dito. O, battle shot, ha? Okay, ready? Diyan? Hey, Andrew, bakit? Ah, gusto rin yung maka-first place. O, oh, gusto ko sa... Ano? Ah! Ating ibig sabihin ni Jimmy, gusto ko sana namin imbitahan sa outing. Ito pa rin tama sa ito, pang beach. Ah, sa beach? Okay yan. Dito nga nag-turn off kami, nakabating sa kami, wala namang tubig. Kaya ito lang ba? Junior, ako, hindi mo ito imbitahan? Oo, tama ka, para may partner ako. Welcome tayo. Eh, paano naman kami? Pwede, sumama na kayo lahat, para masaya. Ayan, ito ang gusto mo. Ano ba kayo? Hindi pa kapag ito lang. Oh, kayong dalawa. Baka naman gusto na rin yung mag-baiting sa ting dalawa. Pasensya mo kayo, hindi mo namin alam nakaka-strobo pala kami. Sorry ba? Babi lang. Dito ang gusto ng person ha. Uupo ka dito, pasundal ka ng ganyan. Okay? Ah, sige, ito naman. Ang sundan mo paano ulit yung sandal? Sandal? Dito eh. Thank you.
Masama yan. Hinahalap mo lang si Andrew. Ito pa lang sabi nila. Absence makes the heart grow fonder. Pag-ibig nga naman, oo. Pag nandyan, pinapaliwala mo. Pag wala naman, hinahanap-hanap mo. Naku, mahirap talaga ma-inlove. Kaya ako, tama na sa akin ng tatlo. Pero, alam mo ba yan si Andrew? Iyaya ko rito. Ang layo-layo. Maganda raw. O bakit? Maganda naman ah. Ayan eh. Alam mo, totoo. Kaya wala si Andrew kasi nasira yung sasakyan natin. Kaya, mag-relax ka muna. Maging kayo ka lang. Sabi dito, magbabahay-bahayan. Mami? Ano? Ang unang biktima. Ah, sige. Pagkakala natin ang bahay-bahayan, ha? Nabihindi ka ito. Isang iyo pala ito, hindi ko pa sinasadya. Idalawang mahigpit na pangangailangan. Hindi mo ba alam na masama yung ginagawa mo? Dapat di ba pulis ko na? Huwag po, maawa po kayo sa pamilya ko. Iba po ang anak ko, yung panganay ko po, may sakit na cancer. At yung bunso ko po, dumalik niya. Matawad po. Ano yung usawa mo? Hindi na sa bahay po, hindi na makalakad. Bakit? Ano nangyari? Umakit po sa bubong. Nalagbilang. Ano mo naman ginagawa sa bubong? Pinaguhuli po ng gaganda. Patawad po. Mahawa po kayo sa aking pamilya. Alam mo na ay hindi ang posibasyon mo. Kaya pinatatawad na kita. Ay, salamat! Dahil sa ako yung pinatawad, kahit dahil yung lupas mo sa akin, gagawin ko, nagsisindi ako sa inyo. Magigalipin niyo ako. Kahit nabuhay ko, itataya ko para sa inyo. Kahit na ano, gagawin mo? Opo. Kahit na ganito? Ay, naku, huwag naman po yung ganun. Hindi ko na po ginagawa ngayon. Alam ko na. Alam mo, kahit ano, gagawin mo? Kaya po. Nakikita mo gawin? Ikaw, anong gusto mo? Ayun po yung tayo sa inyo. Hindi, wala ko yun. Ito ba ayun? Ay, naku, maganda, sexy, kasi yun. Ako na po bahala. Excuse me. Magulang galang po, Ras. Marahil po, gusto po kayo makilala ng anak ni Congressman. Okay. Hindi naman po yung inyong mama na pato mo. Okay. Tagasan ka nga pala. Ako? Taga-Tacloban. Ah, talaga? Okay. Ako taga-Tacloban din. Saan sa Tacloban? Sa San Rafael. Saan sa San Rafael? Halimbawa ko yung Tacloban. Ah, ito yung flyer. Tapos, hindi kami o-order meron. Hindi ako waiter. Eh kung hindi ka waiter, ano kailangan mo? Chef! Bakit? Sino ka ba? Asawa mo. Sa lawakan! Sweetheart! Kayo naman, mang gancho. Sinubo niyo ako eh. Eh hindi ko naman alam na may asawa, hindi. Pero huwag ka magulala. Akong bahala sa'yo. Meron akong ipakikilala sa'yo. Sigurado magigustuhan mo.
mag nakikapagpahay na talaga. Umubod ng ganda ng katawan sa kumpinti at saka. Gusto ko yan! Gawa ka lang ang ganunin mo. Anong ganunin? Paharanahan natin! Paharanahan? Jimmy! Ano ba? Basta na ko si Andrew. Ang ganda din gabi niya, hindi ko pa nakikita ang anino niya. Kasi Vivian, malaki ang problema. Ano problema problema? Kasi yung sasakyan, malaki talaga sira. Tatlong mekaniko na nga tumingin. Anong sira? Yung suspension, bumagsak. Yung clutch, nanuto. Yung bearing, maduro. Huh? Walang preno. So, ang dalawang bulog at gips sa lahat. Walang gasolina. Ano pang ginagawa natin dito? Bakit hindi pa natin sa lagi ng food drop? Ngunit ka na makasagal na tayo. Vivian, nakawin na lahat. Ha? O eh, sandali na eh. Walang problema. Tatawag na lang ang spirit ko. Sandali ah. Sira ang telepono eh. Ano? Ito paano ngayon? Ano mo din yung sabihin? Mag-overnight tayo dito? Aba, hindi pwede. May conference ko. Hindi nyo naman ako naiintindihan o. Thank you, ako eh. Vivian, saan ka magaling? Tumahapon ka pa wala. At ang kama mo pa itong lalaking to? Kung mahabang storya po, mama, eh nakayaan po kasi kami sa beach eh. Nung papauwi na po kami, may humarap po sa amin na hold up eh. Pinato po yung gulong ng sasakyan namin. Eh dahil gabi na po, wala na po kami ng sasakyan pa uwi. Kaya ang ginawa ko na, ginawa mo kami nagpalito sa'yo. Ano? Buong maghapon at buong magdamag kayong magkasama? At bakit po? Wala naman ang kaming ginawang masama. At ibig ninyo akong paniwalaan na walang nangyari sa inyo? Oh, Vivian, hindi pwede sa akin yan, ha? Maaaring matapobre ko, matayosa, pero marunong ako magpahalaga sa karangalan. Kaya ikaw, lalaki, kailangan tayo mo ang karangalan sa anak ko, ha? Kailangan pa ko kalang isa. At kung ayaw mo, hindi mo ang dakita. Naisigyan mo! Tagal naman yung manggalto, oh. Uy! Bakit naman ngayon lang kayo? Susan, Susan, ang traffic! At bakit nito na kayo? Sabi niyo ganito. Oo, ang ibig ko sabihin, harana. Pero hindi na kailangan ng gitara. Lumang style na yan. Ito ang in-in. Parang okay, ha? Ayan. Thank you.
Magandang gabi sa iyo, Lulunin. Kaibigan ko si Jimmy, Jimmy sa mga Lulunin. Atay mo na kayo. Ay, na pala. Para sa'yo. Salamat. Ang ganda pala ng boses mo. Marami ko. Manggaw ko. Tama yung pinatid mo. Paganda talaga. Sexy. At nasa Lulu. At saka yun. Akala ko hindi na uso ang aralan. Meron pa pala yan. Tatay mo? Hindi. Lolo? Hindi rin. Eh, ano mo? Manlulugay sa kanya? Bara. Ang kanto, hindi ko naman sinabi eh. Karibal ko palang si Suma. Eh, hindi po ano nga. Ang pagbutang rin. Papaalam na kayo. Kararating nyo lang. Hindi pa kayo nakakaupo, aalis pa kayo. Jimmy, dito ka nga po sa tabi ko. Eh, gabi na eh. Di ba nanggado? Oo nga. Eh, baka may salpage pa kami. Bakit? Dahil ba kami si Maximo? Diyan ang nahirap sa inyo. Wala kayo, tuwala sa amin. Akala nyo, basta puli, masama. Bago, wala ba kaming karapatang manligay? Binata naman ako yan. Aalis na talaga kami, Dominion. Sa ibang pagkakatao na lang. Marami pa naman aral. Babalik na lang kami, ha? Ayoko! Basta dito muna kayo, Mangganso! Jimmy! Jimmy, huwag ka na dito sa tabi ko. Sige na! Pagbibigyan na natin ko sa Dominion. Jumpo. Alam mo? May dali ako na ayaw kung may kasabay na manliligaw. Kung ikaw, aalis ako. Kung ako, aalis kayo. Ngayon, sino nga aalis natin? Ako o kayo? Kaya na rin. Sige ninyo. Nais kaya mong sabihin sa inyo na ang kasal dito sa Huwes at ang kasal sa simbahan ay magkatulad ng bisa at uri. At ang diwa ng kasal ay pag-ibig. Kaya ikaw lalaki, lagi mo siyang mamahalin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inugot ang babae sa pagdiyang ng lalaki sa ilalim ng puso upang mahalin. Hindi binunod sa paa upang sipain o sa ulo upang unawain, kundi upang mahalin. Kaya yan ay binunot ng Diyos dito sa kaliwang panig ng dibdib ng lalaki upang yakapin ng kaliwang bisig at ipagtanggol ng kanan. In my capacity as judge, I pronounce you now, man and wife. You may now kiss the bride. Mama. Wala ko ba kayo lakang ko? Wala. Wala ko lang. Mga gusto mo yung mamasal. At siya lang yung mga kaibigan.
Ano yung bahala ni Bibian dito sa bahay? Hindi kayo pwedeng maiwang dalawa rito. Bakit kayo, Mama? Aba, gusto kong ipaliwanag sa inyo. Nakasal na kayo. Pero, hindi kayo pwedeng magsipin. E ano naman yung masama doon, Mama? E kasal na nga ho kami. Ito nga ho ang aming honeymoon day, Mama. Hi! Hindi mo ba alam na matagal ko ng ambisyon na maging international model ito ang akin na? Kaya hindi siya pwedeng manganak. Masisira pa niyang katawan. Kaya hindi kayo pwedeng magtabi. Bawal! 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 Pangganti, sigurado kayong wala din yung pulis, ha? Wala! Baka mamaya, nandiyan na naman, patay na naman ho tayo. Ay, sasantisima, putuli naman ang mga daliri ko pag nandiyan. Siguro, tawagin nyo na. Yuhu! Nandiyan ka ba? Ay, ano, ano? Pili ko yan, Jimmy. Magandang gabi. Maupo kayo. Gusto naman kayo. Ah, para natin sa iyo. Salamat. Jimmy, maupo ka na. Wala ka po kayo katulad niyo. Sus, lagot ko naman tayo. Boy, huwag mo kami ng kape. Ako may gatas, ha? Hindi namin sa katulad, Jimmy. Kung hindi niyo kakatulong, ordinero. Hindi rin namin sa ordinero. Eh, ano mo itong maraming din sa katawan? Hindi, maligod ka pala. Maligod ng puro-purot ka ang katawan. Maliligo, tagasin na kami. Aalis na kami, ha? Oo nga. Sandali lang. Hindi pa nga kayo nakakapagkat. Aalis na kami kayo. Hindi rin lang. Sige. Huwag kayong gagalaw. Bakit? Basta huwag kayong gagalaw. Mayroon mo kayo sa ulo. Hindi mo na yan. Ato! Mama, ano ang ginagawa niyo dito? Dito ako matutulog. Ha? Hindi ba may appointment ka na maaga bukas sa agency? Ay, kaya nga matulog ka na maaga para bukas test ka ng kami. Eh, bakit dito po kayo matutulog? May sarili mo ng kayong kwarto para magising ka ng maaga bukas. Jimmy, asan si Manganso? Ba't hindi mo siya kasama? Eh, meron siyang importante nga ka din. Kaya ako lang. Ah, siya nga pala. Para sa'yo, tatlo yan. Alam kong ibig sabihin ito. I love you, diba? Jimmy, tayong dalawa lang. Anong ibig mo sabihin? Walang sorbo. Lili! Dato! Kama naman! Tunggu, Pak.
Walang tao sa amin. Bakit? Kasala kami ni Pwede. Legal na yun. Sabay ka na natin. Nakawal. Shoo! Sa tingin ko, hindi problema at hindi problema mo, Andrew. Kung talagang hindi ka na-expert, ano, kanan mo na si Biblia. Nang masarili mo na, hindi ko eh, uwi mo. Eh, sila ka pa yun. Kailangan mo ba isaring sarili mo asawa? Bakit? Di ba pwede yun? Ang puso, hindi lang yung pag-score ang pinuproblema ko. Kundi yung kalayaan ko bilang may asawa. Yun bang may privacy? Itama pa rin ang son, hindi mo na si Vivian. Lalo naman ko yung problema. Alam ni Vivian, mahirap lang ako. Pag binigla ko yun, sasabihin nun, niloloko siya, magagalit naman sa akin yun. Alam niyo naman ang pride ng mga babae. Huwag mo sabihin, habang buhay mong ililihim sa kanya, tunay na katayuan mo sa buhay. Hindi naman. Pero hindi pa ngayon. Kailangan niyo, hinay-hinay. Oh, buti ito mo muna. At naman nausip ang mga biyanan. Thank you.
mo ganyan. Hindi naman ako dapat ganun yung nandiyan. Pinili ko pa ng manood ng sino? Ako din. Baka hindi nila alam. Kayaman na ba? Ako? Ah, siyempre. Gusto ko na suman. Ano? Sino? Alam mo, mahirap na nga magsalita. Pero kahit anong gustong uminingan ka, kaya kong bigay. Totoo yung sinasabi mo. Ang bigos natin ngayon, sobrang mahal. Kaya lang, ang problema yun, meron akong gusto. Kaya naman ibigay. E di magtrabaho ka para hindi ka maghirap. Alam mo yan, mula lang talinis ang tema sa ulo. Naku, nagkakamali ka. Hindi ko siya sagutin ka. Ito na ito. Hindi pa rin ako naintindihan eh. Ay sinasabi ko, mayaman ako. Mayaman akong pera. Hindi ako dapat at iyon. Para matapos na lahat ng gulong ito, pabalik na lang sa probinsya. Sa tingin mo naman kaya, Sir Andrew, eh, matatahimik ka na. Huwag mo sabihin, hindi mo na mahal ang asawa mo. Sa mahal? Oo, siyempre. Nailinis na naman ang kasabihanan ko. Dahil sa kanya, nagtutuloy ang buhay namin ng asawa. O bakit ka naman papayag na magbuloy ang buhay mo? Pero alalahanin mong walang mali, walang tama. Dapat itama mo ang mali. Pagtikat mo ang katotohanan. Siguro naman. Naunawaan ka nila. Siya nga naman, Andre. Nasa iyo ang susi ng kaligayahan mo ni Bibian. Gusto mo naman para mawala ng lahat ng mga problema mo. Gusto mo naman lang ang biyanan mo. Hindi ba naman duro. Talagay ka nararapat kong gawin niyo. Ipagtapat sa kanya katotohanan. Tawang katotohanan. At doon ang katotohanan. So, help me God. Thank the Lord. Sobra ka naman yata makatingin ko naman sa nasa iyo, ha? Anyway, ano nga pala yung importante sa sabihin mo sa akin? Huwag mo sabihin, kausap mo natin na yung pakasal. Eh, sabi sa buong hindi, ha? Dahil baka mahilig ako dito sa kinakarbang ko. Mas importante doon. Dapat pa sa akin, wala naman pala si Andrew. Anak mo, wala lang si John Pakundo. Ito, hindi na bala ka na naman, eh. Alam ko na. Dahil ganito na naman natin yung sarili ng modus sa operandi natin. Ang galing mo talaga, Sintag. Kaya nga mahal ko ito. Kaya nga, ako yun siya. Okay lang yan, basta ba, napatanga ko na sa akin na pagkatapos nito eh, nakakasalan mo natin. Oo, pangako yan. Mag-ahamin din tayo. Ano ang dawin? Hanggang pangako ka lang naman eh. Oras na dumating na yung pagsakataw na yun, eh. Wala na. Marami pa na namang dahilan. Kaya ngayon pa lang, isabihin mo na sa akin kung talaga wala kang balak. At kapag nangyari yun, eh, makikita mo kung anong tunay ko ugali. Oras na lakuhin mo. Ano ba? Baka makita ka naman din ibang mga customer ko. Thank you.
Arjen. At saan niya? Ako sabihin, hindi mo alam ang dahilan. Alam mo ba? Ano ba nangyari? Ay, hindi mo sabihin, hindi mo alam kung ano ang nangyari sa atin kagabi. Anong klase kang lalaki? Hindi kayang panindigan ang kanyang ginawa. Tignan mo na, tignan mo na. Magkano na nagang natin? Ano ba talagang ginawa ko sa'yo? Hindi mo ako ginapansin, parang hindi ko maalala kung anong ginawa ko. Hindi na bale. Kung sakali mang magkaanak ako, kami nang bahala mag-inang, mabuhay nang hiwalay sa kanyang ama. Abay, hindi ko naman magagawa sa'yo na mag-inang yun. Talaga? Oo. Pananagot ako kung ginawa ko sa'yo. Ano gusto mo orderin? Wala na. Hindi naman ako magpapagal eh. Ano ba yung sasabihin mo tungkol kay Andrew? Baka mamaya may makakita sa atin, alam mo naman may asawa ko. Vivian, may kasabihan tayo. Kapag wala ang pusa, maglalaro mga baga. Alam ko ang kakadami na. Ano ibig yung sabihin? May kalakahan bang ginagawa kasama ko? Ganun na nga. Ayaw kong gulo ng buhay mo. Dahil naahawa ko sa'yo. Kalit ko lang kay Andrew dahil siya ang pinakasayang ko. Baka naman naiingit ko lang sa kanya. Hindi magagawa sa akin yung mga asawa ko. Oh, ikaw nga. Kasi is kabilit. Ba't hindi ka sumama sa akin? Puntaan natin sa bahay ng babae. You see, just like I told you, the scene is to believe. Dati pa rin ako. Bigyan, naniniwala ka na ngayon. Ano naman hindi pwede yung gusto mo?
Kung ako ang nasa lugar mo, gagawa ako ng paraan para magustuhan ako. Hindi tulad mo, para ang hindi lalaki. Oh, my God.
Everybody happy. Oh, no.